Let's see, 5:8, verse 8-9. And when Jesus saw great multitudes about him, he gave a command to depart to the other side. 19. Then a certain scribe came and said to him, Teacher, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. 21. Then another of his disciples said to him, Lord, let me first go and bury my father. Then Jesus said to him, Follow me and let the dead bury their own dead. Let us... Amen. Tayo po lang lahat ay mapumunod. Amen. Before tayo mag-start, mag-pray po. Let's bow our heads. Having God in heaven, O Lord God, we thank you, Panginoon, O Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon, O Lord God, na dinalang kami nito, O Lord God. Lord, that we invite your Holy Spirit, Panginoon, to dwell upon us, O Lord God, and continue to teach us, Father God, O Lord God. Be our teacher tonight, O Lord God. And Lord, Panginoon, ikaw po, Panginoon, na mag-filter, Panginoon, ang aking mga sasabihin, O Lord God. Only words, Panginoon, O Lord God, na makapagbigay glory to you, Lord, alone, O Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, O Lord God. Hayaan mo, Panginoon, ang puso ng bawat sa Panginoon, O Lord God, ay maging handa, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong mga salita, O Lord God. Hayaan mo, Panginoon, O Lord God, na ikaw po, Panginoon, ang mataas sa gabing ito, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Yung kung matatandaan po natin yung lesson last week, actually, halos ito rin po yun. Halos magkahawig sila. Kasi dito, dalawa lang po yung character. Kasi last week, tatlo. Ito po, ang title ko is follow. Mukhang pinapasunod talaga tayo ni Lord kasi last week, follow din eh. Ito po. Ito po yung Sea of Galilee. Then sa verse 18, di ba po, nung dumating si Jesus, sinabi niya na lumipat sila rin sa kabilang dako. Actually, nasa Capernaum sila nun. Yan. Yung previous verses po ng Matthew, verse 8, pinakita po dun sa unahan, dinemonstrate po ni Jesus kung paano po yung ginawa niya, kung paano siya nagpagaling yung authority niya sa mga tao. Yung sa una po, ang una niya po pinagaling dun, yung leper. Sabi niya rin, sabi ng leper sa kanya, Jesus, kung willing ka, pagalingin mo ko. Sabi ni Jesus, I am willing, you are cleansed. So, pinagaling siya na ang Panginoon. And then, yung sumunod po, yung sa centurion. Yung centurion, yung servant niya po, may sakit. Tapos, sabi niya, teacher, meron pong sakit yung servant ko. Sabi niya, sige, pupuntahan ko, sabi ni Jesus. Pero sabi ng centurion, sabihin mo lang na gagaling siya. At gagaling siya. Then sinabi ng Panginoon natin Jesus na napakatindi ng kanyang faith. Sinabi niya nga at gumaling nga yung centurion servant. Ngayon po, pagdating niya po rin sa bahay, nakita niya po yung mother-in-law ni Peter, may sakit. Hinawakan po ni Jesus yung kanyang kamay at nawala po yung laglag. Yan, Jesus heals the woman by touching her laying his hands. Tapos po sa pinakahuli din, bago po yung verses natin, nagka-cast out naman po ng demon si Jesus. Alam naman po natin at marami siyang napagaling. Doon sa verse 18, dinemonstrate ni Jesus yung power and authority niya sa mga tao. Then sa verse 19, yun nga po sinabi, then a certain scribe came and said to him, Teacher, I will follow you wherever you go. Isa po siyang iskriba. Ngayon po, yung iskriba, ano po ba yung mga iskriba? Sila po yung ascribe is a person skilled in the Jewish law, a teacher or interpreter of the law. Kung kilala niyo po si Paul sa New Testament, ganun din po siya. Mga galing din po sila sa Pharisees. Kasi sila po yung mga tagapatupad ng law. Tagapatupad, parang mga ano sa atin. And then a writer and doctor of the law, one skilled in the law and traditions, one who read and explain the law to the people. Po, isang iskriba. And then sa verse 21, then another of his disciples said to him, Lord, let me first go and bury my father. But Jesus said to him, follow me and let the dead bury their own dead. Ang napakalaman naman pong character is yung disciple. Yung disciple po, alam naman natin, a learner and follower of Jesus Christ. Ito po, yung character ng dalawa, pinapakita ko doon na
Yung una pong yung scribe po, di ba, eager na siya. Positive po siya na mag-push ahead. Di ba po? Yung meron din po siyang character ng pagiging impulsive. Lacking out of thought, nasa sinabi niya, susunod siya. Actually, siya nga yung nag-approach kay Jesus eh. Na I will follow you wherever you go. Learner. Di ba po, ang isang matalinong tao, sinong gusto niya mga kasama? Di ba yung mga matatalino din? Para matuto. Para mas matuto pa sila. Kaya siguro nakita niya kung paano sumagot si Jesus Christ sa mga tao. Nakita niya kung paano magsalita si Jesus Christ. Kaya nais niya na sumunod kay Jesus. Popularity. Sinabi po doon sa mga previous verses na si Jesus Christ, nung dumating po doon sa Capernaum, pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Minsan po, ang laging weaknesses ng mga tao, yung mga pain. Diba po? Pang lima, influence. Dahil po sila yung mga tagapatupad ng law, meron po silang influensya sa mga tao. Ito naman po yung disciples. Yung disciples naman po, tinawag siya ni Jesus. Ano po yung nakita nating response ako niya? Delayed. Kasi sabi niya, pwede bang, let me suffer first, tapos saka daw siya susunod. Meron siya sinabi na ililibing niya muna yung father niya. Attachment. Posible kasi na sa isang tao, lalo na sa atin, na mga tao, by natural, ang relasyon natin sa ating mga pamilya ay very attached. Attached talaga tayo sa mga natin. Minsan yun din ang weakness ng bawat isa, yung pamilya. And ready. Nung tinawag siya ni Jesus, hindi pa ready yung disciples na sumunod kay God. Di ba nga po, nung last week, pinag-aralan natin yung mga posibilidad kung bakit ayaw nila sumunod sa ating Panginoon. Excuses. Very natural sa isang tao na maraming alibay kapag ayaw. Di ba po? Maraming excuse. Living in the past, katulad nga po nung last week, sinabi nga po na may mga unfinished business ang isang tao kaya minsan ayaw nila sumunod sa ating Panginoon. Katulad lang po nung isang kaibigan ko, no, pag sinasabi ko na atin ka sa church, ayaw niya. Kasi nga, maraming mawawala sa kanya. Iba sabi nga nila, sa born again, bawal uminom. Sa born again, bawal ang ganito. Yung mga temporary, yung mga pleasures ng mundo na to, yun ang ayaw nilang iwanan. How Jesus respond? Diba po, sinabi dun sa verse 20, nirespond ni Jesus dun sa scribe, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Pinapakita lang po nito na he has nothing to offer ng mga temporal na bagay dito sa mundo na to. Ang tao po kasi minsan, meron bang wickedness na kailangan may mapapakinabangan na kung bago ako sumunod sa'yo. Pero pinapakita ni Jesus dito, hindi niya diba sinagot na hindi ka pwede sumunod sa akin. Hindi niya sinabi ganun. Hindi niya rin naman sinabi na, sige sumunod ka sa akin. Pero ito yung reply ni Jesus sa kanila. Diba po, very, tawag dito, deep siya. Actually, yan nga yung tinatanong ko nun kay God na, Lord, ano ba ibig sabihin mo dun sa foxes have holes? Eh, sinagot nung preaching ni Vanessa. Kaya natuwa ako. Kasi, sabi ko, i-research ko nga yung foxes, yung mga ano, lahat ng mga, ano, i-research ko. Baka makuha ko, pag yung mga ano, na makukuha ko. Eh, sabi ko nga, hindi ko talaga, ano, yung gas umabot yung Thursday, nagturo si Vanessa, yung binabasa yung scripture. Tuwa ako kasi yun na yung ano, tapos nireveal naman ng Panginoon kung ano yung ibig sabihin. Ngayon nga po, ano po ba yung mga meron ang tao, usually? Meron po diba mga bagay, mga material things, bahay, napaka-importante sa isang tao ang security. Sinabi ng Panginoon sa kanya na ang Son of God wala nga place para tutulugan. Diba po sinabi, kung naalala niyo po yung isang rich man, sa Matthew din po yun, sabi nung ni God sa kanya kung paano siya paano siya magkakapasok sa langit, paano siya masalig, diba? Paano magkakaroon ng eternal life? Tapos diba sinabi ni God sa kanya, honor your father, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, lahat. Tapos sinabi sa kanya nung sabi nung rich man, paano Lord kung nagawa ko na lahat ng mga sinasabi mo? Sabi niya, ibenta mo yung ari-arian mo, at maging disciples kita, and then follow me. Ano po yung naging reaction ng rich man? Diba po, umalis siya ng malungkot. Ang mga escriba po, sila po yung nagpapatupad ng law. So, mahigpit rin nilang sinusunod yung law. Ganon din po yung katulad ng rich man, sinabi niya nga, nagawa niya na lahat ng mga mabubuti, nasunod nila yung law. Pero pagdating sa
kayumanan dahil mayaman siya, nalungkot siya, ayaw niyang bitawan yun. Kaya umalis siya, instead na maging disciples ni Jesus. Sa 1 John 2:15, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Pinalalahanan po tayo ng ating Panginoon. At kung nasaan daw po ang puso natin, ay kung nasaan ang treasures natin, at din daw po yung puso natin. Yan. Sa disciple, ano naman po yung response ni Jesus? But Jesus said to him, follow me and let the dead bury their own dead. When God chooses you, you must be willing and able to live the interests of His word. Bakit po? Kasi bago na tayo nilalang, we are the new creation. Lahat ng mga past natin, binago na ng Panginoon. Kung dati kang kasalanan, na iniisip mo, hindi ka karapat dapat maging disciple ni Jesus kasi may mga bagay pang hindi karapat dapat sa'yo, nilinis ka na ng ating Panginoon. Diba po? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ito po. Alam niyo po ba kung saan po? Amen. Khalid bin Al-Walid na station na yan. Apat po ang exit niyan. Kada po lumalabas ako dyan before, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Paano ba pupunta kay Brother Francis? Anong exit po ba ganyan? Isip ko, saan exit? Maaring sumunod ako sa maraming tao, pero hindi ko maalala kung pareho ba kami nang pupuntahan. Maaring namang gamitin ko yung instinct ko, pero mayroon akong doubt sa puso mo kung tama yung or mali yung sinusundan ko. Di ba po? May mga ganun, dahil sa madaming exit. Ganun din po sa spiritual life natin. Maaaring maraming ginagawa yung mga tao, ay marami tong tao, maraming mga tao dito sa relihiyon na to, tingin ko iso tama. May mga gumagawa ng ganito, tingin ko maganda yung ginagawa nila, tingin ko tama to. Di ba po? Ano pong ginawa ko para makalabas po dyan sa Khalid bin Walid na yan? Pinag-aralan ko po isa-isa yung exit. Tapos tinandaan ko po kung saan napagka exit 3, ako punta ko ng Thursday na BS. Pag exit 2, ay exit 2, pupunta naman ako ng pastoral house. Para po hindi po ako maligaw. Ganun din po ang scripture. Para po hindi po kayo maligaw, kailangan po natin yung pag-aralan at tandaan. Amen. Meron po sa psychology na tinatawag na cognitive dissonance. Yung cognitive dissonance na yan, we're holding two beliefs na magkakontra. Ano pong mangyayari kapag may hinahawakan tayo ng dalawang beliefs na magkakontra? It's either i-modify natin ang isang bagay para mag-conform dun sa isang belief mo. For example, umiinom ka ng sigarilyo. Mahirap yun! Alam ko, sa bataan lang yan, meron eh. Sa bataan meron, hindi ako papaligtad yung ano, sindi, no? Meron din ganyan mo. Bakit, pinyari, ano? Pinyari mo naninigarin nyo kayo. Di ba po, minsan yung mga tao, kahit alam nila masama si ganyan sa katawan, naninigarin nyo pa rin sila. Tayo po mga Kristiyano, alam natin ang salita ng Panginoon. Minsan po, may mga desires sa atin na nagko-contradict sa Word of God. Pero there are times na tinitwist natin ang Word of God to conform our own desires. Ano po yun? Kaya kailangan, isa lang ang paniniwala mo. Sinabi nga po sa Bible, you cannot serve two masters. Ano po? Doon po sa 1 Kings, ito po yung paborito sa mga verses sa Bible na siguro mga 2 buwan ko na pong binabasa to eh. Paulit-ulit lang po. Sa 1 Kings 18:21, and Elijah came to all the people and said, how long will you falter between two opinions? If the Lord is God, follow Him, but if Baal, follow Him. But the people answered Him, not a word. Kasi po, itong time po na to, napunta si Elijah dun sa servant ni King Ahab, si Obadiah. Sabi po niya kay Obadiah, sabi mo sa kay King Ahab, gusto ko siyang kausapin. Sabi ni Obadiah, ipapahama ko ba ako? Sabi niya ganyan. Kasi nga, si Elijah po, nung time po na yan, hinahanap yung mga prophets ni Lord, tapos papatayin. Yan po yung time na yan. Pero nakipag
kasundo si... Kapag kasundo po,